Ang daming taong toxic sa mundo. Minsan nasa tabi lang at nakakausap mo pa. At gusto kong alerto ka para hindi ka malunod sa kanilang katoksikan. At gusto kong malaman mo ang siyam na uri ng taong toxic na makakasira ng magandang araw mo. Noong bata pa tayo, ang dami nating kalaro. Iba't ibang klaseng bata ang kasama natin. Wala pa tayong alam tungkol sa negatibo at positibo noon. Kasi para sa atin, positibo na lahat yon. Ngayong adulto na tayo, hindi pala lahat ay positibong tao. Kaya dapat ihiwalay natin ang ating sarili sa mga taong negatibo. Katulad ng isang bungkus na prutas, kapag may isa dyan na nabubulok, dapat tinatanggal. Kung hindi mo aalisin ang isang bulok na prutas na ito, madadamay ang iba pang prutas at masisira nito ang buong bungkus. Ganyan na ganyan tayong mga tao. Ang mga taong toxic ay makakasira ng ating mood. Ngunit kayang-kaya mo silang pigilan. Alam mo, naaawa din ako sa kanila. Kasi kahit ang daming positibong bagay sa mundo, sa negatibo lang sila nakapokus. Kahit ano pang kabutihan ang ginawa mo sa kanila, kahit saan ka pa magpunta, kahit positibo na ang nangyayari, hahanap at hahanap pa rin sila ng paraan para mapabagsak ka. Napakasama kung iisipin, di ba? Hindi lang ito nakikita sa TV. Totoo talaga na may mga taong ganito. Ang dahilan kung bakit napaka makapangyarihan ng mga taong toxic ay dahil umaapaw na ang kanilang puot at ang kanilang pagkanegatibo. Bakit ko sinabing makapangyarihan sila? Kasi ang negativity na ibinubuga nila ay pupunta mismo sa iyong utak. Tingnan mo ang mga tao ngayon, sa negatibo na lang nakapokus. Sa isang negatibo na nakapasok sa ulo mo, kailangan mo ng limang positibo para matalo mo ito. Ayon yan sa pag-aaral. Now you see why it's so easy for others to rob your happiness. But you need to be proactive about your inner circle. Sobrang nakakahawa ito. Ikinalulungkot kong sabihin na hindi lang isa ang uri ng taong toxic ang kailangan mong hanapin dahil may iba't ibang uri ng taong toxic at lahat sila ay maaaring makakaapekto sa'yo. At heto na ang siyam na uri ng mga taong toxic na kailangan mong iwasan. Pwede mo ring dagdagan ng siyam na ito at i-comment mo lang para malaman ko rin kung ano pang nakikita mo. Number 1, sobra kong manglait. Lahat na lang ng bagay o lahat ng tao na nakikita nila ay may masasabi silang hindi maganda. Kabahan ka na, kasi may masasabi rin sila sa'yo. Alam ko na hindi rin ako perpekto. Hindi naman malaanghel ang dila ko. Kapag may mga taong sobrang manglait sa itsura man o sa ginagawa ng iba, layuan mo ang mga taong yan. Kasi mahahawa ka sa kanila. Balang araw, baka mapanglait ka rin. Gusto mo ba yon? Hindi, di ba? Ang problema kasi sa mga taong ito, kahit ang daming positibong nagawa o positibong katangian ng ibang tao, ay hindi nila yun nakikita o hindi nila yun tinitingnan. Ito pa ang mas malala. Hindi lang ibang tao ang toxic. Minsan asawa mo pa mismo ang magpapabagsak sa buhay mo. Minsan may mga magulang rin, pati mga kapatid, mga kaibigan mo rin, lalo na ang iyong kapitbahay. Ang dami nila. Ang iba'y nasa tabi mo lang. Kaya ngayon pa lang, mag-obserba ka sa mga kinikilos nila. At kapag may natiktikan ka na ganitong ganito, lumayo ka na kaagad. Lumayo ka na sa mga taong puro panglalait lang ang lumalabas sa kanilang bibig. Bakit mo sila lalayuan? Ang tunay na dahilan, kung palagi kang makakarinig ng negatibong mga salita, papasok ito sa utak mo at ikaw ang magdurusa dahil mawawalan ka na ng tiwala sa mga tao. Pati mga taong positibo ay hindi mo na pagkakatiwalaan. Natatakot ka na rin makihalubilo sa kanila. Kasi ang nasa isip mo, baka pareho ang lahat ng tao. Your self-esteem suffers. At lahat ng mga salita na binubuga nila, kahit hindi maganda sa pandinig, ay magiging natural na para sa'yo. At dyan mo malalaman na nahahawa ka na. At dito na rin magsisimula na pati kaligayahan mo ay mawawala na. Number 2, puro papansin. Mahalata mo naman to eh. Pisikalan ng galawan nito. Wala namang masama kung magpapapansin sila. Pero ang masama lang ay nangaagaw sila ng trono ng iba. Kasi gusto nilang sumikat. Tingnan mo ang mga tao sa social media. Lahat ginagawa para sa likes, para dumami ang subscribers at followers, para magkapera. Ginagawa ang toxic na paraan para lang mapansin. They spend all their time and energy trying to get the viewer's attention. Pinipilit nilang magpakitang gilas sa panlabas na kaanyuan. Pero sa kaloob-looban nila, sila ang pinakakawawa. Ang ganitong klaseng mga tao ay nagpapakita na ayos ang kanilang buhay. Pero hindi natin alam na ang nararamdaman nila sa puso nila ay sobrang kahinaan. An individual obsessed with catching other people's attention shows signs of being self-absorbed and vain. Hindi man nila sinasabi na ganyan sila, pero nakikita naman natin sa kanilang personalidad. Their personality speaks volumes
as their toxicity comes shining through. Number 3, walang pake sa emosyon mo. Mag-ingat ka sa mga payo ng ibang tao sa'yo. Halimbawa, sobrang lungkot mo dahil may nangyari na nakakasakit ng iyong damdamin. Tapos pinayuhan ka lang na tumigil ka na sa kakadrama. Masasayang lang ang luha mo. Sobrang mali ang payo na yan. Bakit? Kapag pinigilan mo ang tao na ilabas ang kanyang nararamdaman, hindi gagaan ang loob niya. Kung may gumaganyan sa'yo, hindi mo tunay na kaibigan yan. Dapat ang mga taong positibo ay hinahayaan ka na ilabas ang iyong negatibong emosyon at dadamayan ka nila. You're not a child anymore and you don't need someone to chastise you. You don't need someone to tell you how to act. Pero kung sobra naman ang kadramahan mo, yung kadramahan na wala na sa tamang lugar, pwede ka nang barahin. Pero kung normal naman, walang problema doon. It's still your right to feel and act how you want. Yung mga taong palaging nagsasabi na kumalma ka nga, hindi ka na nakakatuwa. Parang tinatrato kang bata niyan. Their behavior is extremely condescending and they want you to be quiet. Dalawa lang ang ibig sabihin niyan. Ikinakahiya ka nila o hindi nila gustong marinig ang hinanaing mo. Kaya mamili ka ng mga tao na alam kung paano ka pakalmahin sa tamang paraan. Number 4, sumusulpot bigla. Na-mention ko na ito sa iba kong video. Ito yung mga tao na nagpapakita lang kung may kailangan. Alam kong may mga tao diyang palaging nagpapatulong. Pero kung sila naman hinga ng tulong, hindi na mapapakiusapan. Napaka-toxic na ugali nito. Gusto nilang nandyan ka palagi. Pero kung ikaw ang nangangailangan, ang dami nilang dahilan. Hindi ko naman sinasabi na kapag busy ang isang tao, ay toxic na. Mature na tayo sa ganyang bagay. May kanyang-kanya na tayong pinagkakabalahan sa buhay. Kaya minsan wala tayong oras. Ang ibig kong sabihin ay yung mga taong palagi na lang may dahilan kapag sila ang hinga ng tulong. Pero kapag sila ang nangangailangan, bakit may oras silang pumunta sa'yo? Di ba ang sakit nun? Kung gaano kabilis ang tao na humingi ng tulong, dapat ganun din siya kabilis sumuporta sa taong nangangailangan. Nakuha mo ba ang punto? Dapat kasi give and take. Dapat balanse. Kukuha ka, tapos bibigay ka. Ganyan ang siklo ng maayos na relasyon. Kung palagi ka lang kuha ng kuha, hindi ka nakakatulong sa kapwa mo. Number 5, palaging tama. May mga taong ganito, di ba? Talo ka palagi sa usapan kasi mali ka. Tama sila. Palagi. Sila talaga ang pinaka-toxic na napansin ko. Ang dami nilang sinasabi tungkol sa'yo. Pinapayuhan ka pa nila. Kasi nga, sila ang marunong eh. Pero hindi nila alam ang sitwasyon mo. Ang mga taong ito ay umiiral sa bawat aspeto ng buhay. Ngunit dapat kang lumayo sa mga toxic na individual na ito. Nasa sa kanila na lahat ng tamang sagot. Hindi sila pwedeng magkamali. Kasi hindi naman sila tumatanggap ng pagkakamali. Kung may nakakasalamuha kang ganito, yung parang omniscient na mga tao, lumayo ka na. Hindi nakakatuwa ang ganitong klaseng mga tao. Number 6, gusto nila sila lang. Alam mo ba ang ibig kong sabihin? Yun bang may problema ka, pero hindi sila nakikinig sa'yo? At ini-insert pa nila na may problema rin sila. Hindi ka pa nga tapos sa iniinda mong problema, sumasabat na. Ipaniliwanag pa niya ang buong detalye ng kanyang buhay hanggang sa mawalan ka na ng ganang makipag-usap. Paano gagaan ang damdamin mo kung hindi mo ito masasabi sa iba? The fine art of conversation is something that some people will never get a knack for. Pero wala silang pakialam kung gaano katindi ng buhay mo ngayon. Gusto lang nila na sila lang ang pakinggan mo. They believe the sun and the moon revolve around the being. So the self-absorbed person is quite complicated to handle. Nakakawala ng gana ang ganitong mga tao. Gusto mo pa bang makipag-usap sa kanila? Malamang hindi na. Mas mabuti pang mag-solo na lang kasi sa makisama sa mga taong narcissist. Number 7, mainggitin. Normal lang naman magselos kung hindi lang sobra. Lalo na kapag in love ka sa isang tao. Expected na ang pagsiselos. Paano naman kung inggitero o inggitera ang nakakasalamuha mo? Alam ba ang kaibahan ng selos at inggit? Ang selos ay ang pagsususpitsa o pagiging palabintangin, mapaghinala o mapagsapantaha sa pagkakaroon ng mga karibal, kaagawan o kalaban para sa pag-ibig, pagmamahal o pagkagusto ng ibang tao. Ang inggit naman ay ang damdaming nagaganap kapag wala o may kakulangan ang isang tao ng isang nakakaangat na katangian, tagumpay o pag-aari at maaaring ninanais ito o hinahangad na wala o kulang ang ibang tao nito. Yang dalawang yan ay mapupunta sa negatibong emosyon kung sumobra na. Alam mo ba kung ano ang gagawin nila sa'yo? Gagawa sila ng paraan para lang ma-insecure ka rin sa pamamagitan ng pagkukumpara nila sa nakamit mo at sa ibang tao. Ipinaparamdam nila na hindi ka makakalamang sa iba. At magsimula ka na rin ma-insecure, mababawasan ang kumpiyansa mo sa sarili. Remember this,
someone who is a true friend will never be jealous of your accomplishments in life. Kung tunay mo silang kaibigan, dapat sila ay magiging masaya para sa kung ano ang iyong mga nata mo. At sila ay laging nasa tabi mo na nagpapasaya sa'yo. Kung nakatagpo ka ng isang tao na tila napupuot sa lahat ng iyong ginagawa at naabot sa buhay, lumayo ka na kaagad. Gusto mo ba na ang negativity nila ay babalot sa buhay mo? Hindi, di ba? Huwag mong hayaan na ang inggit nila ay makakaapekto sa buhay mo. Number 8, sobrang negatibo. Paano ka sasaya? Paano gagaan ang pakiramdam mo kung ang mga taong nasa paligid mo ay puro na lang sobrang negatibo? Para bang naninirahan na sila sa negativity? Kahit isang positibong salita lang, wala kang maririnig sa kanila. Kapag ang isang tao ay nabubuhay na nababalot ng kadiliman, ito ay may posibilidad na magdudulot ng depresyon. Ang taong ito ay maaaring magdusa mula sa kawalan ng pag-asa. At kung palagi kang nag-iisip sa kanya, dahil minsan nakakaawa ang mga taong ito, maaari itong makakaapekto sa iyong pag-iisip. Natural lang naman na may taong negatibo, pero hindi dapat yung sobra na. Sabi ko nga palagi, ang lahat ng sobra ay masama. Gayunpaman, kapag ang isang tao ay nagtatago sa likod ng gayong mga negatibong emosyon, hindi sila masisihan sa lahat ng kagandahan sa kanilang paligid. Dahil ganyan ang kanilang nararamdaman, gusto rin nilang maging ganyan ka rin. Dadalhin kanila sa kanilang mababang level. Number 9, chismoso or chismosa. Ang rason kung bakit layuan mo sila, sila lang naman yung namumulot ng basura para ipakain sa'yo. Namumulot sila ng negatibong pangyayari para ipapasok sa isip mo. Nakakakilabot ang mga chismosa. Bakit? Dalawa ang kanilang mukha eh. Mga balimbing. Kukuha sila ng balita sa iba para ipaalam sa'yo. Tapos yung sitwasyon mo, ipapaalam nila sa iba. Napakasalbahe ng ugali, di ba? Napaka-professional kapag hilahan pababa ang usapan. Nakakasira ito ng mood mo. Mag-ingat ka kasi umaasta din silang mabait. Naging masama sila pag nakatalikod ka na. Saksak patalikod. Napaka-professional mag-pretend. Gusto mo ba ng mga kaibigang ito? Tanungin nga kita, sa 9 na binanggit ko, alin sa mga ito ang katangian ng kakilala mo? Umiwas ka sa kanila kasi baon-baon nila ang negativity sa kanilang buhay. Pwede yang maipasa sa'yo. Gaya ng halimbawa natin kanina sa isang bungkus na prutas. Kung gusto mong sumaya, kung gusto mong gumaan ang buhay mo, kung gusto mong umangat, doon ka sumama sa mga taong tama rin ang pag-iisip. Alam ko na challenging ang pag-iwas sa mga taong toxic. Lalo na kung nasa bahay nyo lang mga taong ito. I mean, pamilya mo lang, kapitbahay, at syempre, yung mga akala mong kaibigan mo. Pero kailangan talagang putulin ang ganitong pakikipag-ugnayan. Lalo na kung pinuprotektahan mo ang iyong kaligayahan. Ang mga tao kasing ito, kahit saan man sila magpunta, isa lang ang gusto nila. Gusto nilang lumikha ng mga problema. Pinapakomplikado nila ang mga sitwasyon. Gusto mo pa bang makisalamuha sa kanila? Madalas mo bang na-attract ang negativity sa buhay mo? Madalas ka bang nakaka-attract ng mga karelasyong toxic? May mga kaibigan ka bang toxic ngayon? Minsan ba'y tinitake advantage ka ng ibang tao? Marami pa sana akong itatanong sa'yo. Pero yan na lang ang sagutin mo. Yes or no lang. Kung no ang sagot mo, mabuti. Tapos na ang usapan. Kung yes naman ang sagot mo sa lahat ng tanong na yan, alam mo na na na-attract mo sila. Bakit kaya? Hindi ko naman sinasabi na kasalanan mo ito. Hindi mo kasalanan ang pag-uugali ng ibang tao. Dapat mong malaman kung paano mo na-attract ang mga negatibong tao sa buhay mo. Nang hindi mo sinasadya, narito ang ilang mga rason kung bakit nakaka-attract ka ng mga toxic na tao. At may mga tips din akong ibibigay sa'yo kung paano mo sila maitaboy sa buhay mo. Number 1, sobra kang mapagbigay. Dapat balanse lang. Ito ang isa sa mga rason kung bakit pati toxic na tao ay makakalapit sa'yo. Sobra ka kasing mapagbigay ng mga bagay, lalo na ang iyong oras at atensyon. Pag-usapan natin ang oras, kasi ito ang isa sa mga valuable resources natin. Pero take note, ang mapagbigay ay isang positibong katangian. Ito ay kabutihang loob na ipinapakita mo sa mga tao. Nangangahulugan ito na naglalaan ka ng oras para sa iba at handa mong isakripisyo ang iyong free time o kahit pa nga may pinagkakabalahan ka dahil sa sobrang mapagbigay mo, inuuna mo pa rin sila. Pero mas nakakatuwa pa yon kung nakaka-appreciate ang mga tao sa kabutihan mo. Sa kasamang palad, ano ang downside? Palaging may mga taong naghahangad na i-take advantage ang kabaitan mo. Ang mga toxic na tao ay natural na na-attract sa mga taong pwede nilang gamitin. At ang iyong kabutihang loob ay maaaring gagamitin ng mga taong toxic laban sa'yo. Pag-isipan mo itong mabuti.
Ang mga tao bang ito ay palaging nangungulit sa'yo na mag-reply ka kaagad sa message nila o tumawag ka sa kanila kaagad? Ang mga tao bang ito ay nilagay ka sa sitwasyon kung saan kailangan mong bitawan ang mga gawain mo at gusto nilang unahin mo sila? Ang mga tao bang ito ay umaasa sa'yo na ikaw ang magpupuno ng kanilang kakulangan sa buhay? Ang mga tao bang ito ay magagalit kapag hindi mo binibigyan ng iyong oras o kapag nag-set ka ng boundary? Ang mga taong toxic ay napakahusay gumamit ng estilong ito. Bakit napakahusay? Kasi hindi mo napapansin na ginamit ka lang pala nila. Siguro napapansin mo, pero binaliwala mo lang. Ipaliwanag ko ng mabuti para mas malinaw na sa'yo ang estilo nila. May taong pupunta sa'yo para magpatulong. Tinulungan mo naman. Kasi nga, mabuti ang loob mo. Sobrang bait mo. Tapos bumalik ulit para magpatulong. Tumulong ka na naman ulit. Tapos bumalik at palaging bumabalik. Dumidikit yan sa'yo kasi wala kang siniset na boundary. Kumbaga, malaya siyang makasipsip sa kabaitan mo. Ikaw ang maiirita sa huli. Nakuha mo na ba ang punto? Kaya mag-ingat ka kung may mga taong ganito. Mag-ingat ka rin sa sobrang kabaitan na ipinakita mo. Kasi minsan, hindi ka na nakakatulong. Lalo na sa sarili mo. Sabi ko nga, lahat ng sobra ay masama. Kaya anong gagawin mo? Upang maitaboy mo ang mga taong ito sa buhay mo, kailangan mong mag-set ng boundary para walang makatake advantage sa'yo. Ito ang maibibigay ko sa iyong mga tips. Tip number one, dapat alam mo ang iyong nararamdaman. Get in touch with how you feel. Being aware of your emotions surrounding your interactions with others will give you the information you need to determine when you need to put a wrench in things. Kung may isang bagay kang nararamdaman na hindi ka mapalagay, yan na ang pahiwatig ng iyong damdamin. Dapat alam mo yung signal na yan. Tip number two, huwag mong sayangin ng iyong oras. Lalo na doon sa mga taong toxic. Napakahalaga ng oras. Kahit mapagbigay ka sa iyong oras, dapat mong tandaan na hindi lahat ng tao ay deserving sa oras na inilaan mo. Dapat maging selective ka kung kanino mo ilalaan ang iyong oras at magdakda ka ng limitasyon kung gaano karaming oras ang ibibigay mo sa mga tao. Dapat talaga na yan ang gawin mo. Tip number three, maglaan ka ng oras para sa sarili mo. Dapat may oras ka na para sa'yo lang bawat araw. Kung day off mo naman, dapat buong araw ay sa'yo. Ang mga bakanting oras na ito ay non-negotiable, hindi pwedeng mapag-usapan at hindi dapat ibigay sa sino mang hindi mo gustong makasama. Tip number four, mag-set ka ng time limit. Kung may curfew hours sa ating barangay, dapat may limit ka rin sa oras mo. Learning to communicate your time limits is important, especially with toxic people who will find ways to interpret any non-refusal as agreement. Number two, sobra na ang kabaitan mo. Medyo masarap pakinggan, di ba? Na sobrang mabait ka. Pero sa simula lang yun masarap. Oo, sinabi ng Diyos. At mababasa rin natin sa Biblia na magpakabait tayo. Pero may mga tao kasing mapagsamantala. Hindi natin sila kontrolado eh. And it's something toxic people love because they can take advantage of it. Walang masama sa pagiging mabait. Pero ang sobrang kabaitan, may negatibong epekto na. Hindi ka narerespetuhin ng mga tao. Yan talaga ang mangyayari kung wala kang boundary. Pwede ka nilang i-take advantage kahit anong oras. Hindi na yan positibong katangian. Ito ay isang sinyalis na dapat ka pang matuto kung paano mag-set ng boundary sa buhay mo. Para walang tao na basta-basta na lang pumapasok. Naniniwala kasi tayo na kapag sobrang mabait tayo sa kapwa natin, mabait din sila sa atin. Kahanga-hanga ang paniniwalang yan. Napaka-positibo. Ngunit sa kasamaang palad, kahit na maraming mabait at kahanga-hangang tao sa mundo, meron ding masamang tao. At ang mga masasamang taong yon ay ang mga toxic na tao na gustong-gusto mong itaboy. Gusto kasi ng mga taong toxic na mabait ka palagi para may magagamit sila. Tanungin nga kita, naniniwala ka ba na may maganda pa silang motibo kahit nakikita mo na ang negatibong katangian nila? Naniniwala ka ba na magbabago pa sila kahit kaduda-duda o katoksikan lang ipinakita nila sa'yo? Hinayaan mo na lang ba sila na tinatrato ka nilang under lang? Hindi mo ba sila binitawan dahil naniniwala ka na magbabago pa sila? Dahil ba positibo ka, ay positibo na rin ang pagtingin mo sa kanilang mga aksyon? Wala namang masama sa pagiging optimistic o sa paniniwalang ang iba ay magbabago pa. Pero wag sanang umabot sa punto na ikaw na ang maghihirap dahil sa sobrang positibong paniniwala mo na magbabago pa sila. Kasi sa huli, hindi mo maaayos ang katangian ng iba. Sila lang talaga ang may kakayang ayusin ang kanilang sarili. Kapag palagi mong pinapalagpas ang ganitong klaseng mga tao, mas lalo silang didikit sa'yo. Nangangahulugan nito na mas madali kang kapitan ng mga negatibong salita na kanilang ibinuga at hindi ka rin masasaktan ng basta-basta kung matapang kang humarap sa ganitong klaseng mga tao. Kaya ngayon pa lang, tuldukan mo na sila. Huwag mong palagpasin ang kanilang negatibong asal. Tip number one,
makinig ka sa bulong ng iyong puso. Kasi minsan, mararamdaman mo na may kakaibang nangyari. Madalas binaliwala mo. Kasi akala mo, hindi na nila uulitin yun. Pero huwag kang magbulag-bulagan. Ang katawan kasi natin ay may parang sensor. Nakakasense tayo na may masamang mangyayari. Lalo na kapag nasaktan na tayo noon. Yan ang tinatawag nating pakiramdam. Kung wise sila sa kanilang galawan, dapat wiser ka. Tip number 2, maging madamot ka minsan. Minsan lang ha, alam kong may kukontra sa tip kong ito. Pero minsan kasi, kailangan matuto rin tayong humindi sa kahilingan ng iba. Huwag puro selfless. Dapat may pagka-selfish din. Because selfishness can be positive in the right circumstances. Kailangan mong bantayan ang iyong sarili at bigyang prioridad ang iyong sarili sa maraming oras. At hindi ka pwedeng palaging sumama sa mga taong hindi naman nakakatulong sa iyong pag-unlad. Ang mga taong toxic ay magagalit sa iyo kung humindi ka sa kanila. Bakit? Mahihirapan kasi silang pasukin ang buhay mo at mahihirapan silang siraan ka. Tip number 3, maglagay ka ng pader sa buhay mo para hindi basta-basta makapasok ang mga taong toxic. Unahin mo ang iyong kaligtasan at kaginhawaan. Ito ang paraan para mapaalis mo na sila. Mas lalong magagalit ang mga taong toxic kung may harang na sa buhay mo. Kasi mahihirapan na silang makapasok. Number 3, ito ang naranasan mo noon. Ano ang ibig kong sabihin? Ang sitwasyon na nararanasan mo noon ay malamang mararanasan mong muli. You're repeating old patterns, lalo na sa isang relasyon. Matutunan mo ang iyong attachment style batay sa kung saang pangkat ka nabibilang, kung sino ang nagpapalaki sa'yo, at ang kapaligirang nakita mo noong bata ka pa. Sabi ko nga, kung ano ang nakikita mo noon o nararanasan mo, yan din ang magagawa mo. Kung lumaki ka sa mapagmahal na pamilya, mapagmahal ka din. Positibo ang ipinakita mo, positibo ang babalik sa'yo. Negative environments and circumstances, on the other hand, have negative effects on attachment. Pero hindi lahat ng tao ganito, okay? May mga tao rin namang kahit napaka-harsh ng environment na kinalakhan nila, ay positibo pa rin ang kanilang mga aksyon. Pero bihira lang ang mga taong ganito. Karamihan kasi ay naging negatibo sa buhay, kaya nakaka-attract din sila ng mga taong katulad nila. Maaaring nagtataka ka kung bakit na-recreate mo ang toxic patterns na ito. Eh ayaw mo naman ng ganito. Yan ang kabuuang problema na kailangan mong malaman. Hindi mo namamalayan na pinipili mo ang mga taong ganitong klaseng magtrato sa'yo dahil sa isip mo ay normal na ito sa'yo. Kahit nasasaktan ka na sa ginawa ng iba sa'yo, hindi ka na nagre-reklamo kasi yun ang pamilyar na sa'yo. Yun na ang nakasanayan mo at komportable ka sa ganitong klaseng pagtrato. Ang punto ko lang dito, kung nakaka-attract ka ng mga taong toxic sa buhay mo at ikaw din ay dumidikit sa kanila, panahon na para suriin mo ang iyong background. Hindi ako professional sa ganitong mga bagay, pero may kaalaman rin ako kung paano i-twist ang pangyayaring ito. Tip number 1, mag-obserba ka. Sino ba ang mga taong naging toxic na sa buhay mo? Ano ang ipinapakita nilang negatibo at positibong ugali? Huwag kang tumingin sa itsura nila, kasi hindi nahahalata ang taong toxic sa itsura nila. Sa ugali ka tumingin, sa mga kinikilos nila. Halimbawa, ang isang kaibigan mo ay mapagmahal, tapos ang isa naman ay masungit. Kaya madali mong maisip na magkaiba sila. Ngunit marahil pareho silang masyadong seryoso, o baka pareho silang gusto ng atensyon mo, o pareho silang madaling magalit kahit sa mga maliliit na bagay. May ganun eh, kaya mag-obserba ka lang sa mga kinikilos nila. Tip number 2, tandaan mo na walang mali sa'yo. Walang mali sa'yong nararamdaman at walang mali sa'yong nararanasan. There's a reason that this sort of repeated pattern finding is so well studied and researched. It's how the human mind reacts to negative attachment styles in childhood. Walang mali sa'yo, okay? At mas deserve mong maging malaya kaysa sa manatili ka sa kadilimang ito. Kapag alam mo na lahat ng history mo, madali mo nang tanggalin ang mga taong toxic sa buhay mo. Ang taong toxic ay makikita natin kahit saan. Minsan nasa tabi lang. Hindi lang natin nahahalata. Kung nakaka-attract ka ng mga taong ito, panahon na din na wakasan agad ang pakikipag-ugnayan mo sa kanila. Tandaan mo lang na deserve mong maging masaya. Learn what you're doing that attracts them. And from there, you can figure out how to cut them off.